Nagbantaan nga mga idol ang former teammates na si Pat Bev at si Anthony Davis. Pero bago natin ipaliwanag yan mga idol, ay update muna nga tayo dito kay Luka Doncic. Dahil matapos nga ng kanilang very frustrating and disappointing loss kahapon laban nga sa Hornets, ay kitang-kita nga natin na nanlulumo itong si Luka Doncic sa kanyang post-game interview. Talaga namang parang sobrang lungkot niya. At nabanggit niya nga rin mga idol na it's really frustrating nga daw. Sa tingin daw naman niya ay nakikita natin sa court ang kanyang frustration. Sabi niya pa na I don't feel it's me. I'm just being out there, you know? I used to have really fun smiling on the court but it's just been so frustrating for a lot of reasons, not just basketball. Minention niya nga rin na a lot going on nga daw mga idol beyond basketball. So mukhang may problema na pinagdadaanan itong si Luka mga idol, hindi natin alam kung ano ito. Pero naapektuhan nga siya sa court dahil hindi na nga daw siya kasing saya katulad ng dati. And I think mga idol, factor din yung nangyari ngang trade dito kala Luka, dahil ever since ng trade na yun mga idol ay talaga namang downhill na ang nangyari sa kanilang team. Yes, si Kyrie Irving ay napunta sa kanila mga idol pero parang kulang nga, parang kapos ang kanilang team, kaya naman ngayon ay out of the play-in race sila. So itong si Luka Doncic mga idol, very visible ang kanyang frustration dahil nga daw sa beyond basketball at for sure dahil na rin hindi na nanalo ang kanyang team. So sana nga no, as soon as possible ay ma-figure out na ni Luka Doncic ang kanyang pinagdadaanan mga idol, at ma-figure out na din ng team ng Dallas Mavericks kung paano ba mag-build ng roster around kay Luka na mabibigyan nga siya ng pagkakataon ng tsansa na makapag-contend nga for a title. Sinayang kasi nila mga idol yung kanilang ang roster last season. Diba't umabot pa nga sila sa Western Conference Finals, nalaglag lang ng Warriors. Pero kita naman natin na talaga ng napakalakas ng Mavs team na yon. Talagang pinahuwi ng matindi ang Phoenix Suns team. Anyways, ngayon ay pag-usapan na natin ito ang pagyayabang ni Pat Bev sa team ng Lakers at ang pagsagot ni Anthony Davis. Well actually mga idol, alam nyo ba na itong ang sinabi ni Patrick Beverly ay halos isang buwan nang nakakalipas. Pero ngayong mag-arap na ang team ng Lakers at ng Bulls ay natanong nga ito nga si Anthony Davis patungkol nga sa sinabi sa naging payag ni Patrick Beverly patungkol sa team ng Lakers. Mag-arap kasi sila mga idol sa Lunes, alas 3 ng madaling araw dito yan sa atin. Pero anyways, ang sinabi kasi noon ni Patrick Beverly, ang kanyang araw main goal kapag hinarap niya ang team niya na Lakers, ang kanyang former team na Lakers, ay gusto niya nga daw knock them out of the playoffs. Lalo na back-to-back na games ang meron niya sila. So may chance talaga ang Bulls, lalo na si Pat Bev, na talagang pauwiin ang Lakers at ilaglag nga sa play-in race. Yan nga daw ang balak ni Pat Bev. At ito namang si Anthony Davis mga idol, nang matanong nga siya about dito sa naging payag ni Patrick Beverly, ito ang sinabi niya. It's great nga daw, Pat is Pat. Kung di mo daw kilala si Patrick Beverly, hindi mo talaga siya kilala. Hindi na nga daw siya nag-expect ng less patungkol nga sa kanyang sinabi. Kilala niya nga daw itong si Beverly outside of basketball, so personally yan mga idol. At wala nga daw filter itong si Pat Bev sa kanyang pagsasalita. At sasabihin niya nga daw kung ano ang kanyang nararamdaman. Pero gusto nga daw ni Anthony Davis na honest itong si Patrick Beverly na gusto niya ngang ilaglag ang team ng Lakers out of the playoffs. At sinabi niya sa panghuli mga idol, that's fine nga daw. Come try. He can try. A lot of people try nga daw. You'll see Sunday and Wednesday. We got one here daw sa bahay ng Lakers at sa bahay din ng Bulls. So yan nga mga idol ang pagbabanta nito ni Anthony Davis sa kanyang former teammate na si Beverly na nagyabang nga sa kanila na ilalaglag daw sila sa playoffs. Come try. He can try.